Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today is a Sunday. And today, I chose this life. Yung araw Martians, pinili ko lang maging tahimik. Minsan kasi kailangan ng katawan ko to eh. Kailangan ng utak ko. Kailangan ng spiritual self ko. Minsan pinili ko to. Pinipili ko yung mga gantong oras over social events or alam mo yun, social interaction. Kasi for a person like me na walang ibang pinangarap kundi magandang buhay para sa pamilya, alam mo yun, kailangan lang ng peace of mind. All these months na di ako nag-upload, to which I regret deeply, gusto ko lang sabihin sa inyo na I survived. Akala ko hindi darating yung time na makaka-recover ako from the stress and depression I've experienced. Let's just say things didn't go work. I mean, let's just say things didn't work out the way I wanted to. If you know what I mean. Last year, I had this big dream of becoming something, becoming a part of something, and I guess hindi yun para sa akin. I mean, I did my best and I never had anything bad in mind except being the best and doing what I can to be, you know, alam mo yun, para ma-maximize yung ni-risk ko sa career na to. So why am I telling you this, guys? I know probably some of you tataka. Some of you never found out the real story behind it. Hindi natuloy yung pangarap ko. But I guess God has other plans for me. Biniyayaan naman ako with good people, good friends, better opportunities. Gusto ko lang isil, isara yung chapter na to, na naka-move on ako. And I did my best. I know, tataka kayo, ano kaya sinasabi ni Marco? Ano kaya ibig sabihin nito? If you'd go back a few vlogs from when I uploaded this, kung saan tumigil yung something big na nangyari sa buhay ko, yun yung hindi natuloy. To tell you honestly, I got my heart broken from that experience. Hindi sa love life ah. But kung ihahalin tulad ko tong experience na to, para nga siyang katulad sa love life. Para kang iniwan ng sobrang ng babaeng patay na patay ka, parang ganun. Sana hindi niyo ako ma-misinterpret sa sinasabi ko, but I know some of you pa nararating tong sitwasyon na to. Ngayon masasabi ko na I am above the thinking of a normal person with a YouTube influence or with an influencer's influence or a fanboy's or the fanboy zone. Sabihin na nating fanboy zone, lagpas na ako dun. Hindi na ako naapektuhan ng nun. So, I'm putting this video out as a reminder to myself that I've made it, I got past it, and I'll move on na ako. Kasi sobrang big deal nun sa akin, as in, maging part nun, sobrang big deal. Kung katulad lang ako ng mga siraulong naglalabas ng issue, ng ganto, naging ganun ako. Pero, this is gonna be a gem kung mapanood mo to. Isa tong, isa to sa mga hidden diamonds, hidden gems na mapapanood mo. About dreaming big. To be honest, lahat ng pinapangarap mo ngayon, hindi mo lang din nakikita or hindi mo lang nagagawa kasi hindi ka highly motivated. Kaya feeling mo imposible. Once you're highly motivated to grab something, to achieve something, dun mo lang makikita na hindi pala imposible yung pangarap mo. Dun mo lang makikita na sobrang dali lang pala gawin. Na kailangan mo lang mag-effort to the point na wala ka na sa comfort zone mo. Eh, hindi ka komportable gawin yung bagay na yun. Ganun siya. Yun yung honest truth. Yun yung dahilan ba't ako nag 20k subscribers, nag 50k subscribers, nakakilala yung mga sikat, nakasama yung mga sikat. Kasi at first, hindi ako motivated para abutin yun. Kasi feeling ko imposible. But then I realized I wanted a better life for me and my family. And then I saw it as a goal. And I tried to reach for it and I did. Ngayon, there are still a lot more doors for me, a lot more dreams for me. Marami pa akong pinapangarap na gustong maabot. Na feeling ko kaya naman dahil nagawa na rin natin tong business stuff na to. Ayoko yung take up too much of your time, but I just want to share with you na yung pinapangarap mo hindi imposible. Hindi imposible. Hindi yan pangarap eh. Yung pangarap na naiisip mo, pwede nakita yan sa'yo ng Diyos. Hindi yan imagination. Kasi yan yung pinapakita sa'yo ng Diyos. Yan yung potential mo. Yan yung sinasabi niya sa'yo na ito ka. Ito yung kaya mo. Ito yung magiging ikaw. Ito yung ma-achieve mo. Pero kailangan mong gumalaw. Kailangan mong gumilos. Kailangan mong lumagpas sa comfort zone. Kailangan mong maging above social interaction, above social norms.
kailangan mo maging above sa social standards. That's life, man. So sa mga subscribers ko dyan, kung dumaan man to sa feed nyo, mapanood nyo man tong video na to, gusto ko lang malaman nyo na I'm starting something new. I think I'm becoming something new. And simulan ulit natin ng bago, ng fresh. Mag-vlogs, daily vlogs, kasahan ulit natin. I think this is the time ulit na ahataw tayo ng malupit. Yun. Whatever happens, man. Stay inspired, stay creative, create for yourself. Martians, sa 50,000 strong Martians, with to which ang nanonood na lang is 100, simulan ulit natin ng malakas. Bumiyaya tayo papuntang 100,000 subs. Let's do this. Peace out.